everybody, this is Shem. Welcome to the Soft Life Vlog or Podcast by me, wherein I will be sharing with you my season right now and finding the right balance and consistency in this hassle world. Of course, I cannot make it if not by His grace. What are we waiting for? Let's begin. Sabi nila, hindi ka daw magiging certified na Manila girl kung hindi ka makakasakay ng LRT and MRT. So right now, it is my first time to ride in an MRT dito sa Trinoma. Galing tayo dito sa northbound and pupunta tayo ng Ortigas MRT station. And I'm so happy na 25 pesos lang pamasahe. But you know, coming from the school, kung saan ako nang galing, from Novaliches, it is 35 pesos to Trinoma. Alam ko tuloy kanina sa van, may isang mama na nagbigay sa akin ng, hindi ko na maalala, 15 pesos ba yun o 20 pesos? Kasi kulang yung pamasahe ko. I mean, kulang yung barya ko and binayad ko yung isang buong 1,000 sa driver. And sabi niya, nagtatanong siya kung mayroon ba akong barya. But I don't have any barya na. So thank you talaga ako sa kuya na yun kahit hindi ko siya kilala. But I know he's working in North EDSA kasi dun siya bumaba. Sana pagpalain siya ni Lord. And thank you so much, kuya. So medyo nakaginhawa na taaning apart. Kaya syempre, na-figure out na doon sa pagsakay sa MRT. Same lang man silang process sa LRT. Habi na ako naapay kalahian. But here we are. Shucks, 11 minutes lang. Nandito na ako sa Ortigas station. So, nagtatanong ako kung paano makapunta sa Mega Mall. And sa tulong nito, nakapunta na rin ako dito sa Mega Mall. So, basically, napakalapit lang pala ng Mega Mall sa MRT station ng Ortigas. So, nandito na tayo sa loob. And nakakatawa dahil na-flashback sa akin yung mga movies na rico niyan before. From 1980s to 1990s na mga artista. Kung saan madalas dito mag-shoot sa Mega Mall. And wala lang, parang nakakilig lang na nandito na ako. What guys, this is an adventure and an achievement for me. Kasi hindi ako nawala. Ako pa naman ang mabilis mawala. Hello! Hello! Ay, basang-basa ako, sorry. Hindi ko nakita kay Lala. Sino yan? Hala, halos din nakita ko kay Lala. Sa likod, nakita ko ang likod mo. Sabi ko parang Jessang ang likod. Hala, I like your hair. I miss you, ate. Kumusta naman? Kumain ka hindi? Kumain na ako, boy. She's here. Sabi niya, sala niya lang daw to. Nguyuin, laki naman ang bahay mo, Ma'am Jessa. Sala mo. So, yung unang babae na nakita niyo kanina, it's Ate Jessa. She's my mentor from seminary back then in Ebenezer. And also si Elise, siya naman yung isa sa mga naging kasabayan ko na mini-mentor niya that time while serving sa school. So, si Elise is just from Marikina and ako sa Quezon City. Si ate naman dito sa Ortigas. Pero ang hirap naming magkita. Kasi, you know, that's adult these days. Talagang maramdaman mo na marami ka pang dapat na gawin other than gumala or mag-relax. But now, we're so grateful to see each other again for a very long time. I think it's 4 years na hindi kami nagkita. Or 5 years. But praise God, it's a perfect timing talaga. Anyway, ito yung kind of soft life na gusto kong maranasan on my weekends because I think I deserve it. Especially na sobrang nakaka-pressure naman talaga from Tuesday to Friday. So, pipilitin kong gumala. Charot. Ganda ng ng goals. So, I think this is my kind of soft life. Usually, nasa bahay lang ako or sa unit ko lang din habang ginagawa yung requirements. But this is different now and it makes it more special because kasama ko nga sa Ate Jessa and si Elise. Tingnan mo naman yung bag ni Elise. Parang hindi na uuwi. Ang laki-laki, be. Parang gusto mo na dito ang tumira. Parang gusto mo nang maglayas. And of course, we will stay here for a night and day. Tapos nag-plan din kami na magsisimba kami bukas sa CCF Main. Isa din yung sa mga nililook forward ko. And ito naman yung view natin from outside the window. Look at that. Sobrang ganda. Ang peaceful niya talaga. After namin makarating sa unit, nagpahinga muna kami saglit. And after that, inikot namin yung buong paligid. And marami kaming nakitang mga gandang views. Especially na meron silang sariling pool for the public use sa mga nakatira doon. At meron ding isang private pool sa malapit naman sa unit ni Ate Jessa. So,
So, yun, marami kaming gustong gawin, pero nag-relax muna talaga kami and napaka-relaxing lang talaga na wala lang, wala kang iniisip na requirements or anything na naiwan, but you're just there to talk about many things, catching up. Maligo me. Good evening. Nice straight og buhok. Naikulat og buhok. Nao. Naka-normal ang buhok. So, abnormal. Taka nila ako lang nagaganito. Hindi nila alam may ano to, may pinanggalingan. Kala niyo ako lang immature magsalita. Ano may mas malala? Pero wala nang mas malala. Kala mo ako lang yung nakikipag-usap sa hayop. Tsaka sa pagkain. Sa pagkain. Anong nararamdaman mo ngayon na maliligo tayo? Ay, ayinan. Ikaw pa yung muntikan mag-drawing. Ikaw ang nag-iya, ikaw mag-drawing. Yay! Walang tao. So, eto na. Nandito na kami sa pool and pagtingin namin wala nang naliligo. So, kami-kami na lang tatlo. Siyempre, nagpaalam siya sa guard before na maligo. And the rest are history. Diyan, malamig pa? Ginusto mo yan. Bata namin doon naglalaro pa. Ang sini. Ano yan, Shem? Sana, Shem? Turn around. May muscle na, Shem. May muscle. So, manunod na kami ng Lombards. Yeah. Narinig ko ito pangalan niya before pero ngayon na siya nag-message sa akin. Happy Sunday! This is my roommate last night. Cinderella, di pa matapos yan? Wait! Ba't ganun ang boses? Niluto pa si Cinderella, guys. Wala pa yung mga taga-friends ko. Oo nga. Sabihan mo yung mga daga, magtapo na ng basura. Okay. So, si Cinderella, inutusan ako mag-open ng bintana. Di ba trabaho niya to? Buksan na natin. Look at that! Hindi namin naabutan ang sunrise kasi late na kami nagising. Look at that! And the mama's recipe. Kawawa naman yung maliliit talaga na tomato. Sorry, ganyan kasi rule niya sa life. Eh, cherry tomatoes naman yun. Ay, pinaglalaban niya yun. Yan na yung favorite ko pag nagsasalad ko. Bakit magaganda talaga ang mga Cinderella, no? You may see you, Kyle. Get well soon. Ano daw? Bakit? Sabi mo may sakit siya. Ayoko nga pala. Hala, tingnan mo. Look ka! Call on cam! Hindi na kami. Sign up! Eh, hindi mo gagalawin kasi may nabibig siya sa pagkain. Puy, okay lang.
And just like any journey, it ends at a final destination. Or maybe you just have to reroute to go home to where you need to be. And so I'm so happy for this getaway and this kind of soft life na walang ibang iniisip kundi magpahinga and to reconnect with people who became part of your life. So as you can see, nandito na ulit ako sa Quezon City. Thank you everyone for watching. I hope you keep your life balanced and healthy. See you next time. Bye!